Sa pumili na wedding rings, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino yung obsessed sa'yo. I feel like you could be somebody who's definitely a good person pero may karmic sa iyong paligid. Bakit itong taon na to maaway siya sa'yo? Dahil nakarinig tayo ng aso sa background? I feel na gusto mo ng karma reading mamaya, okay? Baka hanggang ngayon inaaway ka niya. Actually, na-sense ko rin to kanina na gusto ka niyang itali, pero di ko lang maintindihan. Very interesting about that. So, mag-ingat kayo. I'm not sure if it's something about physical na itatali or something na of the 5D. Ayun, i-clarify natin to gain more information. I feel like you should avoid posting things on social media as of this time. Kasi I feel na sila yung tao na kapag may nangyari maganda sa'yo, naiinis sila. Very interesting. I feel like whomever this person do have evil entity within. So if you're aware who this is, guys, please avoid this person. Kasi kung hindi niya makontrol yung kanya sarili, baka kung anong mangyari. Kasi yun nga, may evil entity siya within, baka bila siyang kontrolin ng evil entity. Okay? So I really sense yung kanyang energy hindi maganda. I'm really sensing na ubod siya ng sama. I feel also na arrogante siyang tao. So itong tao na to, you know, yung gusto niya mangyari ay, you know, mawala yung tiwala mo sa Diyos at maging stuck ka for the rest of your life, okay? I'm really sensing na mabait ka talaga, tapos I feel like gusto niya na malas-malasin ka. I'm also sensing na naiyak ka kasi maybe you're aware who this is already. Okay, na gustong ganito yung mangyari sa iyong buhay, okay? I'm sensing as well na you do have angelic vibe. I feel na yung rason kaya ganun, dahil malapit ka sa Panginoon. So, yung isa rin na sa sense ko is maybe yung presensya ng Panginoon sa'yo kasi you are someone that is definitely religious. I feel na dahil doon, pinaprotektahan ka ng Panginoon or hinihil kung ano man ang ilagay sa'yo kung may curse man na involved dito, okay? So, I'm sensing na obsesyo sa'yo dahil mabuti kang tao. And as I told you, this person is napakasama niya. Maybe this person worked for evil. And that's the reason why this person is definitely against you. But whether they like it or not, you're protected by heaven, okay? Okay? Protektahan ka ng mga anghel at nakita mo rin dito. So, I feel na with regards sa pagtali, I feel na it's more on kind of like in the 5D form or maybe stagnancy with regards sa pera. Baka may ginagawa silang kalokohan. So, I'm sensing na who's ever obsessive about you, ito yung tao na nakikita niya na nagkakaroon ka ng blessing dahil sa ginagawa mong trabaho, pwede negosyo or kung ano man yan. At with this, with regards to this one, I feel here, no, kung may ill intent man siya na buntisin ka or whatsoever, okay, pinaprotektahan ka ng Diyos against sa kanyang plot. So, mag-ingat din kayo, guys, okay, huwag kayong papatol. Basta-basta kahit kanino, kasi ito yung ill intention niya na tabagsakin ka sa pamamagitan ng anak, okay? So, ingat kayo. Kaya pala wedding rings, okay? So, I don't feel na this person do have good intentions. Baka inuuto ka lang niya na ganito't kanya na may pangako siya pero
Wala naman, okay? Gusto ka lang niyang i-pin down kasi nakita niya na may blessing ka, nakita niya na mabuti ka, etc. So, ito yung gusto niya mangyari. From being okay, he will be sad. I feel like for the rest of your life, ito yung gusto niya mangyari sa iyong buhay. So, nag-i-wish siya sa'yo kasi nakita niyang okay yung buhay mo. Baka naman nagpo-post ka about it, okay? So, itong taon na ito, gusto ka niyang malas-malasin sa buhay. Okay? But that I feel here with regards sa iyong posting, maganda yung nangyari sa iyong buhay. Ito yung gusto niya mangyari na magkaroon ng kamalasan at may manakaw sa'yo. So, ingat talaga kayo sa taong ito, guys, kasi wala siya magandang intensyon. Agad yun tong iwanan tong tao na to kasi salbahe siya. Until you know, this person is watching from afar and this person is definitely plotting to destroy your life, your career by keeping you stuck. As you can say, feel like for the rest of your life, and as a sense ko dito, so I think na yung kanyang plot is definitely, you know, bigyan ka ng anak. Kung sakali man na itong tao na to ay, let's say lang ah, same gender kayo, baka naman may utusan siyang tao na gawin to sa'yo. Kasi nakita niya until now, you're doing your job here on earth, okay? At yun ay definitely yung calling mo kung ano man yan. At I feel na gusto ka niya talagang mawala dun sa ginagawa mo kasi this is a person that's working for evil, okay? So, I feel na ito yung plano niya kasi iniisip niya na kung magkakaanak ka with somebody, then yung kalalabasan nun ay wedding, okay? I feel na naiyak ka kasi ayaw mo neto. Kung ikakasal ka man, gusto mo sana sa tao na mabuti. Pero hindi ko talaga nasa-sense, guys, na mabuti yung ilalagay sa'yo ng taong ito. Okay? So, hanggat maaari, iwasan nyo muna, maging single muna kayo just to keep safe, okay? So, anyway, ito yung nakasulat, union, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. Ito sana yung gusto mo na kung magkakaroon ka man ng union, ng wedding, sana sa tao na talaga may soul connection ka, tsaka naiyak ka talaga. So, kung sino man ito na obsessed, I feel na obsessed siya, talaga na maging stuck or stagnant yung iyong buhay. At hindi lang yun, may plot din siya na ganito yung mangyari sa iyong buhay. So, suggestion ko lang guys, mag-pray ka kay God na magpapahintulutan na mangyari ito sa iyong buhay. So, anyway, we have this one in reverse. We also have the karma. So, itong tao na to, inuunahan ng karma. Kasi pinipindaw na siya ng langit. Kasi ito yung balak niya mangyari. Nasiraan yung buhay mo by keeping you stuck in a certain relationship. Okay? So, kasi sa ngayon, lucky ka, swerte ka sa work. So, we have the time because it's your time to shine. Okay? So, yeah, may kinalaman kasi sa career. So, we also have this one in either way. And we also have the warn. So, for naman, pinaprotektahan ka ng Panginoon. I feel na kung sakali man na makareceive ka, let's say, ng love letter or whatsoever, I feel like you could be feeling strange hunches already. At kung ano man, kasi kung sino man ito, talaga masama yung kanyang intention. So, suggestion ko lang guys, maganda na kayo ng, you know, agarin na mabilis na, let's say, pag-record. At least, okay? Pwedeng maglagay kayo ng CCTV or whatsoever just for your protection. Okay? At saka kung may phone man kayo, mabilis sana mag-access ang recording. Kasi, kung may gawin man tong tao na to, at least may proof ka na ginawa niya to sa'yo at hindi mo kagustuhan. So, anyway, let's see what else do we have here. I'm really sensing, okay, mag-less muna tayo, guys. Okay, so, tinan natin kung sino obsessed sa inyo, iba pang information.
This is definitely one of your haters. I feel like since childhood, you could be reaching your childhood dreams or goals. At I feel na ito yung ayaw niya. Iba sa inyo guys, yung malungkot. Na-sense ko na baka siya ay matalik mong kaibigan. Na nakaaway mo pala. Tsaka I feel like with the one being here, you really need to pay attention to your hunches. At saka kung hindi nyo alam kung sino to, suggestion ko lang, mag-pray kayo kay God so you'll be aware. Okay? To give you some clues who this is, okay? So pay attention din sa red flags. So anyway, I feel here na ito yung nangyayari ngayon sa'yo na swerte ka ngayon with regards sa money, okay? At saka I'm really sensing here na maraming mga tao nagtitiwala sa'yo because of the reason that you're not a liar. You're actually speaking your truth and being you. Okay? I feel na naiyak siya kasi nakikita kanyang umaangat. Okay? So, ito yung tao na hate ka at gusto kanya maging stuck. So, obsessed siya na ganito yung mangyari sa iyong buhay. I feel na obsessed din siya na awayin ka. So, anyway, tinan natin yung kanyang karma. Dahil meron siyang ill intention or may pinaplot siyang hindi mabuti mangyari sa'yo. I feel nagagawa ng para ng Diyos para maharangan siya or yung tao na pinadala niya para may gawin sa'yo. Na-sense ko guys, okay, sorry na bigla siguro kayo sa boses ko. Na-sense ko guys, hindi maganda yung kanyang karma. May potential na baka na maagad mag-end din yung life niya. Kasi kung hindi siya titigil sa ganito, baka hindi na siya pagbigyan ng Panginoon na yun nga, mag-push forward kasi wala na siyang ginawa kundi mag-plot na mag-plot ng kung ano-ano. So anyway, yung part ng kanyang karma, may kita kanyang umaangat at yung mga tao na kanyang mga tawan or whatsoever, I feel here na mga sinungaling din kagaya niya. I really sense na mayak siya kasi kung sakali man makakaroon siya ng connection, it's actually all a lie. Ubusin lang yung kanyang yaman as part of this person's karma. So, kung ano man ang kanyang ugali, ganun din yung ugali ng kanyang magiging partner. At saka dahil dito, you know, nakatingin na lang siya sa kalungkutan kasi hindi siya makaalis sa relationship niya with that person. If it's not about, let's say, love relationship, maybe it's with regards sa business or so ever. At yung tao na kapartner niya, nauubos lang ng money. So, akala niya ito yung mangyari kasi yahan, pero yung pala ay hindi. Pulos kalungkutan yung mangyayari, okay? So, with the star being in reverse, so kung may nahangad man siya mangyari na maganda sa kanyang career, it will not definitely happen. I feel here na siya ay hindi aasenso with regards sa career. I feel na malulungkot siya at may kita ka niya, nandun ka pa rin. Sa ginagawa mo, siya naman, as I told you, baka hindi siya tumigil sa ginagawa niya, na mangyari. Okay? Sa kanya. Pero nasa Panginoon pa rin yun kung bubuhay niya tong taon na to. Kasi I feel here, kasi may nakita akong butterfly dito. So kung may mangyari sa kanya, may potential. Kung may awa ang Diyos sa kanya, baka siya buhayin. Baka bilhan siya ng miracle na magpakita si God sa kanya. Sa oras na may mangyari, magbago siya. Mali natin. Okay? Nasa Panginoon na rin yan. Kung tutuloyan niya yung taong ito. Pero parte ng kanyang karma, may kita kanya na umaangat at saka magmumuni-muni siya kapag siya ay natauhan, nagbagong buhay. Magmumuni-muni siya na sana din niya ginawa yung mga certain na bagay. Okay? At saka na-sense ko rin guys, sa meron siyang blockage with regards sa kanyang throat. Ibig sabihin lang nun, isa sa kanyang karma, hindi siya
Hindi niya kaya makipag-usap dahil sa blockage ng kanyang throat. Kasi yun nga, nadudulas siya. Kasi siya ay sinungaling. Okay? Siguro may pinaplano siya sa inyo tapos bila siya nadulas, sasabi niya. So, kaya makakatakas ka sa ano man ang plano niyang gawin sa'yo. So, I'm sensing as well na mag-ingat talaga kayo. Okay, sa part naman ni God, binibigyan kanya ng warning. At the same time, you know, pinipindaw niya kung sino man ito. But on your end, please, huwag kayong pauto. You know, kung napansin niyo na may kakaiba sa tao, layuan niyo na. Okay? Kasi delikado itong taon na to, meron siyang evil entity within. Kung di niya makontrol yung sarili niya, nakainom or whatsoever, baka kontrolin niya at ma-possess ng evil entity. So, ingat kayo sa ganitong tao. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you.